Ayun mga boss, bagong NFT project na naman ang re-review natin ngayon. Ngayon kung may extra time ka at gusto mong makita to dahil exciting to boss, review natin. Let's go! Una sa lahat mga boss, sa Metagear ay isa sa mga pinakamalupit na re-review natin kasi abangan nyo mamaya hanggang dulo ng video kung bakit mga boss, no? Panoorin so, nyo muna. So laruin na natin mga boss. So kakabigay lang sa akin ang account, no, para malaro to mga boss at para mapakita sa inyo. So mamaya in detailed review, re-review natin yung white paper nila mga boss. But before that, let's play. Alam ko excited kayong malaro to dahil parang crash gear to mga boss. Parang twisted metal, no, sa lahat ng mga buhay na noong 2005 at naglalaro sa PS2. So isa ako sa mga yun mga boss. So parang ganito siya at naku-customize mo yung kotse mo. So pipili ka muna, idadrag mo, okay, mamili ka muna ng body, tapos mamili ka ng wheels, ng weapons, ng gadgets at diskartihan dito. Ngayon mga boss, may dalawang way para manalo ka dito. Yung una, patapusin mo yung time, tapos idrag mo yung kalaban mo, okay, i-push mo siya sa pinakadulo para siya yung unang matalo. Kasi kapag natapos yung time mga boss, merong tusok-tusok na kung sino yung nasa dulo ng map, siya yung matatalo. So yun yung unang way para manalo. Yung pangalawang way, eh talunin mo na siya bago pa matapos yung time. So pasabugin mo na yung tank niya. So makikita nyo rin mamaya, no? So mamili muna tayo ng weapon. Maganda dito mga boss, very unique siya. So malaking potential yung gear token dito na umangat. So potentially pag token naman nagdi-dip tapos umangat, no? So anticipate nyo yung risk dito. Lahat ng token may risk. And also huwag kayong basta-basta maniniwala, okay, sa mga taong nag-hype na lahat ng token mga boss ay sure na tataas. Hindi, nagdi-dip din yan, okay, mag-dior kayo. So huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga fake news mga boss, no? So you gotta do your own research first, right? So kung titingnan nyo yan, yan yung first round ko. Mukhang talo to. Uy, na-stack siya mga boss, na-stack siya. So pag ganyan mga boss, ayan, no? May timer sa taas, zero na, ako yung talo, ako yung nasa dulo, eh. So pinush niya ako. Gets niya mga boss, so ganito rin yan. So hanap tayo ng kalaban na kamatch natin. So mukhang malakas na yun. So yan na, let's go. Di siya gumagalaw, ah, talo na to mga boss. Uy, ano yan? Hindi ako makaback. Ano ba to? Hindi ako makaback. So hindi ko pa kabisading controls mga boss kasi bago pa lang. So tapos na yung time, okay, matatalo siya kasi siya yung nasa dulo. So mauna siyang ma-destroy. So ganito lang to mga boss, no? So plus 10 agad, grabe, ang laki ng kitaan dito mga boss. Tapos pwede mo na yung convert ng cash yan. So anticipate nyo yung token dito, malaking potential. But of course, do your own research, lahat ng token may risk involved, okay? So I really do believe Metagear has big potential mga boss. So talo na to, alam na alam mo yung pro, eh. Pero kaya ko to, kaya kong subukan, no? Uy, talo siya. Talo siya. Ay hindi, kulang time, ako pa yung talo mga boss. Kulang time. So ako yung nasa dulo. Galing, ganyan yung strategy niya. Pupush niya sa kalaban sa dulo, no? So iba't ibang strategy ng mga players dito. So tingnan natin to. Wow, ang ganda ng kanon niya. 5'8 yung strength niya. Mukhang talo to. Oo, talo nga. Galing. So ganun mga boss, review na natin yung website, no, para sa mga interested pumasok dito para maintindihan nyo in detail, no mga boss. Ingat kayo mga boss lagi, no, at enjoy yung abangan review natin, no. So it's available on App Store and Play Store. Yan na yung contract address guys, pwede nyo na i-copy, import MetaMask, nasa inyo yan. So yun yung game features, no. So pwede kang mag-rent ng NFTs from other players at mag-complete ka ng task dito. Yun yung unique feature nito. Isa sa mga unique features, no? So panoorin muna natin yung trailer guys. Let's have a sneak peek mga boss. Let's go. So yan mga boss, no? So nag-login siya. So yan, no? Titingnan nyo mga boss, yan yung robot niya. So parang twisted metal din to mga boss, no? Hindi ko alam kung nalaro nyo yun, pero 2005 pa yun mga boss. So batang bata pa ako noon, nilalaro ko na yun. Anyway guys, kung titingnan ninyo, ganyan siya, no? So ma-adjust mo yung settings for the music and also yung graphics na gusto mo. So may level din dito, okay, makita mo yung levels at ganyan siya mga boss. So nilalagay mo yung robot mo, may HP, makita mo yung energy niya, and also ikaw nagko-custom na mags, no? So parang
Okay ito sa mga car lovers din, no? So pwede kayong mag-custom ng rim, ng mag. Okay. So pati yung weapon, pati yung design. So lagyan mo ng bungo kung gusto mo. Forma mga boss, no? So lagyan mo siya ng cannon. Tapos lumalakas yung, dahil may cannon na siya, tumaas ng 200 yung attack niya. Okay? Grabe talaga ito mga boss, no? Very interesting, very exciting experience, no? Kahit na medyo luma yung graphics niya, titignan mo medyo luma yung datingan niya, no? Pero maporma, no? Parang may halo metal slug din, no? Na 3, 2, 1, fight! Okay! Let's go! So parang twisted metal talaga ito, labanan ng mga kotse. So ang ganda ng pagkagawa, no? So mukhang natatalo yung player 1. So talo, you lose, alright? So palakasin mo pag ganyan, no? Forma mga boss, no? So nag-add siya. So mukhang panalo na to. Tingnan natin, no? Atalo pa rin. Ah, mas malakas. Mas malakas ngayon itong buntot na in-add niya. So panalo din mga boss. So plus 10. So yung 10 na yan mga boss, pwede nang pang upgrade yan. O kaya yung kitaan dito mga boss, pwede mo nang i-convert sa cash. So exciting mga boss, no? Titingnan nyo, laro pa lang, medyo exciting na talaga sa lahat ng mga mahilig sa kotse na lumalaban at nag-equip sa kanilang kotse, no? So mga boss, beyond product quality, no? Long term ang roadmap nila dito. So marami silang expansion na de-develop in the future. So yan yung game mode, no? May quick fight, campaign, tournament. Guys, very exciting, may champion sa tournament, no? So sa PlayTOEARN nga, mayroong auction din. So yung rarest machine can be sold at auction to bring the highest revenue. May marketplace nga kung saan nagtitrade ka ng mga metagear, no? So may garage din. So meron din farming and staking, guys. Grabe, kompleto. So yun yung car NFT collection, no? Diversified NFT shows the creativity of gamers daw. So diversified nga, no? Daming mapipilian mga boss. So yun yung tokenomics, no? So you can see there's the liquidity, private sale 10%, naka vesting period naman yan mga boss, no? So nakasurat dito 18 months linear vesting, which is good kasi yan yung magsusustain for the long term ng token, no? Yung pagkalak, big deal yan. Pero syempre nasa devs pa rin yan, no? Maraming pwedeng mangyari, no? So yan yung developers nila, very docs devs. Metagear has a lot of potential mga boss. So ang pinaka priority nila yung quality talaga, at 31% nasa development and game marketing. So very big deal yun, no? Sa lahat ng mga naglalaro ng mga NFT projects, no? Kailangan nyo i-consider yun. So as you can see, may LinkedIn profiles lahat, which means business minded talaga to mga to, at docs sila. So guys, tandaan ninyo, no? Na yung Metagear mga boss ay nagko-consist ng 100 talents, no? From Rocket Studio. So top mobile game company sa Asia yon, no? Konting facts lang. So yan yung roadmap. So you can see, may game beta test for KOLs, merong CEX listing na. So magkakaroon din na iOS version, chat in-game guys, PvP 3v3. Ang daming mga implementation sa roadmap. So i-check nyo mabuti yan, no? Grabe, long term talaga tong game na to. So marami pang backers. Tingnan nyo naman yung mga partner companies mga boss, no? So alam na alam mong malaking company pag ganyan, no? Napakaraming partner companies. So just to give you a heads up mga boss, no? Sir, si Mr. Peter Vesterbaka, father ng Angry Birds yan. Okay, Angry Birds mga boss. Alam nyo naman siguro yung larong yun. Tapos may venture capitalist din sila, at yung mga devs nila kasama sa Forbes 30 Under 30. Tapos mga boss, kung titignan nyo, may Unity technology pa sila. Endless possibilities with metaverse talaga. And guys, diversified NFT models pa. So unique, colorful, out of style, no? Never out of style graphics na mga NFTs. So hindi nawawala sa uso yung mga NFTs nila. Fun to play, easy to earn. May chassis pa mga boss, no? Tingnan nyo. So pwede pang magkaroon ng chassis dito. May HP, may power dito. So naku-customize mo yung weapon niya, no? Melee or range. At guys, in just 1 month, 500,000 na yung naglalaro sa, okay, yung mga gearheads, no? Grabe. Sobrang laki ng community.
Grabe, pixel graphics talaga. Tapos over 3.5 million coin market cap. Tapos mga boss, may back sale events pa. Check nyo yan. At guys, kakatapos lang na IDO nila, no? So January 18. So 0.027 yung IDO price niya nun. And launchpad, bull perks, crystal ghost, star punks, pulls. At mag-hold ka ng gear para makalaro ka ng alpha testing, no? So meron din sa pancake swap para makastake ka ng gear at mag-earn ka, okay, ng cake sa pancake swap. So high quality game to, guys, no? Simple, stimulating, hindi ka mabobore, safety yung priority, walang hackers, malaki community, may beta test for mga KOL, no, kagaya ko sa Fev. Tapos sa atin mga boss, sa lahat ng mga interested, makakabili at makakapag-list din sa CX, no, abangan natin, no, CX listing. At guys, ito pa yung pinakamatindi, no, top 3 in the world yung partner nila sa Metaverse Ad Network. At mga boss, no, meron din bagong server sa mga non-crypto users, no. So meron din non-crypto demographic dito. So free to play experience. Pero siyempre, pag free to play, hindi siya play to earn. So mas maganda pa rin yung kumikita ka habang naglalaro ka. So may token burn din dito para masustain in the long term yung game. So ano pa ba hindi ko nasabi, mga boss? Talagang binasa ko talaga yung white paper dito, kaya sinasummarize ko na lang sa inyo in layman's term, no? So top 2 game publisher in Singa to, over 300 million downloads yung once of devs sa Google Play App Store, more than 5 million daily active users. Tapos mga boss, marami silang hit games katulad ng Galaxy Attack, Zombie War, Music Battle, Dragon Epic. More than 50 games launch, may outstanding in-app monetization sila. Guys, complete package tong game na to, no? So yung game na to para lang to sa mga interested sa safe na long-term play-to-earn games. Pero hindi to para sa mga taong ayaw yung makalumang graphics na pixelated, no? So yung mga tao kasi, meron kasi mga tao hindi nag-enjoy sa mga graphics na pixelated na medyo luma. Pero ako, mga boss, ay enjoy ako dito. I really do believe Metagear has big potential, mga boss. So kung titingnan nyo, meron pang in-game chat nga, makakapag-chat ka, may auction pa, may new NFT release pa, multi-chain. Guys, malaki pa yung mga companies na nagbabackup sa kanila. Tingnan nyo yung office nila, mga boss. So may presentation pa sila kada week sa marketing team nila nung gagawin next. Alam na alam mong magbo-boom na naman tong project na to, no? Ito yung project na tipong maghihinayang ka kung hindi ka nag-invest, no? So pero siyempre, Dior pa rin, no? Your money, your choice. Nagsasuggest lang ako, your decision, okay? Nasa inyo pa rin ang decision, okay? The decision is still up to you, mga boss, okay? So kung gusto niyo to, yung pixel graphics, gusto niyo yung docs devs, gusto niyo yung malaking community, gusto niyo yung mga devs, maraming na nagawa successful na project, gusto nyo naka-besting period, gusto nyo naka-locking token, wala akong masabi negative dito, pwera na lang dun sa mga taong ayaw yung pixelated graphics, no? Guys, I really do believe Metagear has big potential, but of course, the choice is still up to you. So, check yan. Anyway, guys, this is Danjo the Capital Master, no? Your number one NFT coach. Very easy to earn, guys. At mako-customize mo yung sarili mong kotse. So, ingat kayo mga boss! Marami pa tayong scholars, no? Scholarship sa mga upcoming NFT games. Baka dito, kung may available, magpa-scholar din tayo. And of course, guys, marami tayong upcoming giveaways din sa lahat ng mga nagko-continue supporting us, no? And also, NFT coaching as well. And abangan nyo yung mga latest updates. So, follow nyo sila sa social medias, guys. Don't forget, no? So Twitter, join kayo sa Telegram nila, and also other social media channels for you to be updated. So this is Danjo the Capital Master once again. Ingat kayo mga boss, and have a nice day mga boss.